Soger. Welcome back to our channel, mga kababayan, mga ka-TH. Ang pagbabalik ng probinsyano, nandito naman po tayo. Usapang treasure hunting na naman po. At sana'y huwag kayong magsawa sa panunood sa aking video. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pong gagawin. So usapang treasure hunting na naman po at tayo po ay nagbabahagi ng ating kalaman tungkol po sa pag-treasure. So tayo po ay nasisiyahan na nagbabahagi ng ating kalaman upang makatuklas po ang ating mga kababayang Pilipino na kung saan ay kasalukuyang naghahanap ng nakatagong kayamanan. So bago po natin umpisahan ang ating topic, tayo po ay magpapasalamat sa lahat po ng sumusubaybay at nagpapasalamat din po ako sa mga taong sumusuporta sa aking channel. So mga kababayan, mga kaibigan, mga ka-TH, umpisahan na po natin. Ako po ay magbabahagi na naman ng aking karanasan sa pag-treasure hunting. Nagsimula po akong mag-treasure hunter sa edad na 25 years old. Ngayon po ay ako ay nasa 43 years old. So medyo matagal-tagal na po akong nag-treasure hunting. Kagaya din po sa inyo ng mga baguhan na hindi din po ako masyadong magaling, subalit may kaalaman lang po ako na nais kong maibahagi sa inyo na kung saan ay maaaring hindi ninyo alam at mayroon din kayong alam na kung saan ay hindi ko alam. So sharing lang po ang ating ginagawa dito sa pag-video na ito. At kung sakaling mayroon man tayong nasabing mali, kayo po ay malayang magbigay ng komento sa baba ng aking video. So speaking of sharing, isi-share ko po ang aking karanasan, kung ano po ang aking natuklasan sa mga sign na pagong. So, ang topic natin ngayon ay ang pagong o ang turtle. So, ako po ay nakaranas ng pagong na hindi bato. Talagang pagong, yung shield talaga. So, marami pong ginawang sign kasi sa kabundukan ay hindi shield kundi mga bato ang kanilang ginawang sign na ginawang pagong. So yung akin pong tagpuan dito po sa may kabundukan ay talagang shell na pagong ang aking na-recover. So yung nakuha ko po yung shell na pagong, hukay ako ng hukay, siguro mga 7 feet lang yung nakuha ko yung pagong na yun, na kasing laki lang ng malaki-laki lang sa baon ng nyug yung aking nakuha na pagong. So shield talaga siya ng pagong. Ang pagong ay may ulo at walang mga paa. So ibig sabihin nun, hindi na siya makakatakbo ng layo. Pag walang ulo ay nandiyan na siya mismo sa kanyang kinaroroonan. So yung pagong na nakita ko ay may ulo siya pero walang paa, walang buntot at walang tawag nun, walang pakpak kasi hindi naman siya pawikan. Pagong lang talaga siya. So yung nakuha ko po yun, hukay ako ng hukay. Sa kakahukay ko, ang dami kong ginawang butas kasi ang daming mga sign. So nung maghukay ako ng maghukay, nadiscovery ko ang isang parang box na bato. Hindi kalaliman pag maliit na pagong eh. Kung mayroon kayong makita na maliit na pagong na marker, ay hindi po malalim ang pagkabaon ng giveaways na katulad niyan. So nung nakita ko po yung pagong na yun, sinundan ko po yung ulo sapagkat may ulo. Yung ulo po niya ay nakatingala. So yung nakatingala yung ulo, tinititigan niya kasi may mata siya. Dalawa yung kanyang tinititigan. So ibig sabihin, dalawa yung karga na maaari kong makita. So nung sinundan ko po yung left side, doon ko po nakita yung parang box na bato na parang simento siya, yung tinatawag na volcanic rocks na ginawa ng Japanese Imperial Army. So yung nakita ko po yung bato na Hugis Buddha na mayroong ulo at saka may mga mata na may tuldok pa yung kanya, yung ulo. Nakita ko po na mayroong sako na maliit na nakapatong. So yung sakong maliit na nakapatong, malambot na. Siyempre, nakabaon niyo ng mga 6 feet.
So, nakita ko yung sako na maliit. Maliit lang, ganyang kaliit. May laman na bilog-bilog na maiitim na bato. So, siyempre, ako po ay treasure hunter na kung saan ay ang aking hinahanap ay mga gold bars at saka gold coins. Ay wala po akong idea doon sa sakong kapatong doon sa parang buda na siminto. So, pinala ko lang yun at nagkatalsik-talsik nung tinignan ko yung isang bato na bilog na napakakinis na bato. Sabi ko, bakit may bato na nakalagay sa sako? So, pinabayaan ko lang yung bato na yun. Sabi ko, baka sign. So, napakaitim po talaga ng mga bato. Wala pa po akong idea kung anong klase mga bato ang mga yan. So, nung tinalsik ko ang mga yun, naibaon ko hala na sa halo-halo na sila dun sa may kwan, sa may putikan at saka sa mga lupa na kung saan aking hinukayan. Nung pag-ahon ko, wala akong nakitang gold bars, wala akong nakitang coins. Nagtaka ako kasi sabi ko, imposible na wala dun sa pinaghuhukayan ko kasi yung pagong na sinusundan ko ay siguradong nandoon ang treasure. So nung pinlose ko ang hukay ay pumunta po ako sa bahay at nagmuni-muni kung bakit wala akong nakita dun sa may tinitingala ng pagong na yun. So pagkatapos po na nung umalis na kami sa inupahan na yun sapagkat daanan kasi yung hinukayan ko na yun na maraming taong dumadaan, hindi ko na mahukay ulit. So napabayaan ko na yun. So yung bato pala na yun, nakakita ako ulit ng ganong klaseng bato na nasa YouTube. Ang ibig palang sabihin nun ay carbonado black diamond. So ibig sabihin yung isang sako pala nakita ko na maliit na durog-durog na ang sako na yun sa sobrang tagal na ang daming bilog-bilog na parang juling ka lalaki na maiitin, yun pala ay mga black diamond na. So, nang hinayang po ako doon sa treasure na yun, sinaitalsik-talsik lang kung saan-saan yung mga bilog-bilog na yun, gusto kong balikan, pero yung balikan ko ay may nakatayo ng bahay. So, ang aking pong experience dyan sa pagong, mga kababayan, ay hindi nalalayo ang treasure kapag nakakita kayo ng pagong. So, ibig sabihin, mabagal po kasing maglakad ang pagong, mga kababayan. So, hindi na siya makakalayo kung saan nakalagay ang pagong ay nandyan lang sa ulo niya. Yung ulo niya po ang susundan ninyo. Kapag saan siya nakatingin or nakatingala, doon po ninyo susundan ang treasure sapagkat hindi na po lalayo ron. So, ang aking experience po sa pagong ay nakita ko yung mga black diamond na yun ay mga 7 feet or 8 feet mula doon sa pagong ay makikita mo na doon sa itaas kung naka 45 degrees yung angle ng bukid o bundok na nandyan ang pagong pataas mga 8 feet doon sa taas doon ko nakita yung mga black diamond na nakapatong doon sa parang buda na bato na kung saan ay parang kwadrado. So yan po ang aking karanasan. So pag ang pagong, makakita kayo ng pagong, ang kahulugan po niyan ay treasure na talaga, na kung saan ay hindi nalalayo ang treasure dyan. So yun po ang kahulugan na ating na-discovery na talagang sure ball pala kapag may pagong. Sure na sure. So paano po kaya ang mga malalaking pagong? Kasi maliit na pagong yung nakita ko, so maliliit na black diamond. Pag makakita kayo ng malaking mga pagong o kagaya ng mga pawikan, nagsisimbolo yun ng malalaking treasure ang inyong pupuntahan. At siguradong sa tubig ang treasure kung saan pupunta ang mga malalaking pawikan o mga pagong na malalaki. Kasi tubig po talaga ang itinutukoy ng mga pagong. So, yun po ang aking experience na maibabahagi sa inyo ay tungkol po sa mga pagong na maliliit. At yung mga malalaki naman ay wala pa akong experience sa malalaki. Pero yung malalaki, sigurado ako na ang tinutukoy ng mga malalaking pagong ay malalaking kayamanan at tubig na sa tubig. So, ang meaning po ng malalaking pagong ay malalaking treasure at nasa tubig. Kung mayroon man akong pagkakamali sa pag-analyze na yan ay maaari po kayong mag-comments at magbigay po ng dagdag kaalaman sa baba.
kasi hindi naman po ako perfecto at nagbabahagi lamang po ako upang makatulong naman sa ating mga kababayang treasure hunter at makatulong din kayo sa akin sapagkat ang views ninyo ay mahalaga sa aking pagbablog. So marami pong salamat sa panonood mga ka-TH. Hanggang sa muli, thank you very much.